Huwag kang mag-demand at huwag kang umasa dahil hindi siya committed sa iyo. Hi! Welcome to my channel, Maluwang TV. This is Marilyn Nelson, ang inyong kaagapay sa paghahanap ng afam. Ang tatalakayan na naman natin ngayon ay tungkol sa no-label relationship. Ano ba yung no-label relationship? Dahil kakulit, madami yung nasasabi sinong talo at sinong panalo doon sa label, no-label relationship. Pag pumasok tayo sa no-label relationship, huwag tayong umasa at huwag tayong mag-demand. Pumasok tayo sa no-label relationship. Pag-uusapan natin yan dahil alam naman natin na yung no-label relationship tayo na parang wala. Parang wala na meron. Ganon-ganon talaga ang pag-uusapan doon sa no-label relationship. Obligasyon. Sa relationship, sa no-label relationship, papasok na dyan ang obligasyon. Of course, dahil kayo tatay, no-label relationship kayo, ang obligasyon, wala siyang obligasyon sa'yo. Kung magkikita kayo, magkitaon kayo o hindi, kakoy, nagka-relasyon kayo, nagkikita kayo, pumasok kayo sa relasyon na yan, of course, wala kayong mga kanya-kanyang obligasyon sa isa't isa. Hindi ka pwede mag-demand. Bakit ako mag-demand? Wala naman kayong relasyon. Hanggang doon lang yung relasyon ninyo. Of course, dahil wala kayong commitment sa isa't isa. Antayin mo na lang siya kung if ever magte-text ka. Of course, pag magte-text ka, tapos matagal siya mag-reply, huwag kang umasa. Dahil kako hindi yun magre-reply sa'yo. Magre-reply man, the other next day or the other next day, ganun. Of course, hindi ka man masaktan doon. Doon lang yung relationship ninyo. Doon lang level ninyo. Siyempre, hindi siya committed sa'yo. Hindi mo rin nga alam kung ipakilala ka sa girlfriend niya, sa jowa niya, sa pamilya niya. Dahil hanggang doon lang kayo. Hindi ka man matatawag na girlfriend naman niya girlfriend. So talagang hindi ka niya ipapakilala sa kanyang mga friends at mga kaibigan. At huwag kang magtanong. Dahil kakibawal kang magtanong. Wala ka doon sa rules na pwede kang magtanong. Of course, pag pumasok ka sa relationship na yan, dahil prepare ka. Prepare ka talaga sa sarili mo at huwag kang umasa. And of course, diyan papapasok yun kung strong ka. Magiging strong ka, huwag kang umiyak at huwag kang committed at huwag na huwag ka rin sa kanyang umaasa. Dahil kakoy, or hindi ka naman din masasaktan dahil you have to make it sure na ready ka. Ready ka sa lahat na bagay at strong ka talaga. Of course naman, dahil kakoy, wala kayong no-level relationship doon. No-level relationship nga kayo doon. Hindi ka niya pwedeng ma-post. At huwag na huwag kang umasa na hindi ka niya ma-post. Dahil hindi pwedeng ipo-post. Dahil hindi naman kayo girlfriend. Kang umasa na mag-fall. At huwag na huwag kang umasa. Dahil kakoy, hindi yan mangyayari. Well, may mga relationship din naman na nag-try out sila for the second time, in the second level relationship. Halimbawa, nag-ano sila, din na-fall sila. So, they are getting to know each other. In the second level around, sila na naging sila na rin. Dahil sila na-feel nila, na in love na sila sa isa't isa. No-level relationship, kailangan prepare ka all the time. And be sure na huwag kang masaktan. Dahil kung ano man mangyari sa relasyon ninyo, dahil hindi nga yun, lola nga yung level, of course, prepare ka sa sarili mo. Well, of course, ganoon naman talagang no-level relationship, dapat talaga strong ka, ready ka all the time, preparado ka sa lahat ng mga mangyayari. Dahil pumasok ka sa relasyon na yan. At syempre naman, dahil sa no-label kayo, syempre hindi kayo pwedeng ma-post sa Facebook. Alangan naman kayong ipopost. Wala naman kayong label. Wala naman kayo kumbagang karapatan na ipopost doon. Dahil nga tayo parang laro-laro lang yung level na to. At dahil sa no-level relationship kayo, hindi ka pwedeng ipakilala sa parents. Hindi ka pwedeng ipakilala sa mga kaibigan. Hindi ka pwedeng ipakilala doon sa mga kasamahan niya sa opisina. Dahil no-label relationship kayo. Hanggang doon lang kayo. Of course, dito sa relasyon na to, kung halimbawa mag-text ka tapos hindi ka niya kaagad-agad na replyan, huwag kang umasa. Dahil kakoy, hindi mo alam kung kailan yun magre-reply. Baka kakoy, busy pa yun sa kabila. Baka kayo nag-enjoy pa yun sa kabila. So huwag na huwag ka talagang umasa na re-reply yun. Dahil no-level relationship nga kayo. Of course, dito sa relasyon nito, wala kayong obligasyon. Hindi kayo committed. Kumbaga, wala formal na committed. Walang basihan doon dahil kakoy nasa no-level relationship kayo. Of course, dahil sa no-relationship, no-committed, walang silos, walang restriction, wala lahat. Free kayong dalawa. Free kayong makipaglandian sa iba. Free kayong makipagjugjugan sa iba. Dahil kakoy,
free kayong dalawa, walang committed. Kumbaga, talagang no level relationship kayo. Enjoy lang baga yung mga pangyayaring nang gaganap sa inyong dalawa. Of course, na dito sa relationship na ito, wala kayong pakialaman sa isa. Kung magkikita kayo o hindi, okay lang. Kung magkita, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Kaya nga lang sa relationship na ito, wala tayong pakialaman sa isa. Kung anong gagawin mo dyan, okay lang. Kung anong gagawin mo sa lalaki, okay lang din. Walang pakialaman sa isa't isa. As long as nag-enjoy kayong dalawa. So, go lang kayong dalawa. So, ang tanong, sino nga daw ang lugi? So, kumbaga, emotional stress. Kung babae ba si lugi o lalaki ba ang lugi? For me naman, siguro walang lugi. Kung basta importante talaga, ready kayo, prepare kayo sa isa't isa na hindi talaga kayo masaktan. Kung pumasok man kayo sa relasyon na yan, we have to make it sure na ready ang isa't isa at walang kayong lugi sa isa't isa. Dahil pareho kayo nag-enjoy, parehong ginusto, pareho yung ginawang dalawang mga desisyon na yan na dapat niyong gawin. So, of course, walang lugi siguro. For me, ang girl naman siguro, hindi na lugi. Nasasaktan ba siya? O siguro masaya din ang girl. O ang lalaki, masaya din siya. So, both ways. Kumbaga, parang okay lang. Parang naglaruan lang nga habang nangyari dito. Kung nasa sa inyo na lang, minsan din naman, may mga emotional stress din ang mga lalaki. May mga emotional stress din ang mga babae. So, case-to-case basis yun, mga kamaluwang. Eh, dapat talaga prepare. Be strong. Huwag masyadong paapekto if ever pumasok kayo sa relasyon nito. Dahil kako itong relasyon nito ay hindi basta-basta. No label relationship. Talagang laro-laro lang kumbaga. Sana naman nasiyahan kayo sa topic na ito. Next time na naman, topic na naman natin, i-discuss na naman natin kung ano yung mga love story o kung ano yung mga pangyayari sa ating vlog. Ayan, this is Marilyn Wilson na ngayong kagapay sa paghahanap ng apa. Good day.